So ayun mga katropa, natanggal na yung clutch bell tsaka yung lining. So ito mga katropa, yung pulley meron na siyang tama, medyo malalim na ng konti. So papalitan ko yan ng bago. So ito mga katropa, kailangan ko rin palitan yung center spring niya kasi medyo malamya na yung old spring ko, kaya pinapalitan ko na rin ng bago. So ayan na nga katropa, lumabas na nga yung center spring niya, ayan yung center spring niya. So papalitan ko yan ng bago. Ayan nga katropa, medyo malamihan na nga yung spring, tsaka medyo madumi, so papalinis ko na rin. Ayan katropa, yung clutch bell, pinapabugahan ko ng hangin para yung alikabok niya bawasan. So ayan mga katropa, kung makikita nyo medyo may tama na, medyo malalim na ng konti, pero pwede pa naman yan, pero advice sa akin is palitan na. Yan mga katropa, bali pinagrasahan ko na rin yung kanyang drive face para malubricate siya. Ito katropa, nandito na yung genuine parts, so ipapakabit ko na. Ito, nabalik na yung flyball, bali 13 grams yung stock ng Yamaha Aerox 155, 6 na piraso. Kung makikita nyo mga katropa, ayan na yung bago, makinis talaga at walang tama. Mga katropa, kung meron kayong mga gamit na pangtanggal ng gilid, kaya naman itong i-DIY or mag-do it yourself sa mga bahay nyo. Yan yung mahalagang gamit, yung white tool, para siya yung magpipigil na umikot yung pulley para masikipan o maluwagan yung nut. Pero kung meron naman kayong electric impact tool, so pwede naman gamitin yun. So ayan mga katropa, ibalik na yung bagong center spring. 800 RPM stock pa rin yan mga katropa, hindi yan aftermarket ha. Genuine pa rin yung binili ko.
So ito mga katropa, pinabalik na yung lahat ng panggilid niya. Naikabit na rin yung center spring, yung pulley. So mamaya, pa-start natin, subukan natin yung idle niya. Ayan mga katropa, ganda ng ikot ng gulong niya sa likod kasi makapit talaga yan. So mga katropa, salamat sa panonood. Huwag natin kalimutang mag like, mag comment, mag subscribe mga katropa. Salamat sa lahat.